Nung una, hirap talaga ako dun. Ang baba kasi ng tingin ng mga Amerikano sa Pinoy sa Amerika eh. I mean, kung ikaw, tawagan mo Onggoy. Okay lang, di ba? Pero dun, yung mga tawag nila sa amin, napapalabas ako ng kwarto, sobrang inis. Kasi baka masapak ko sila na ni oras. Pero eventually, nagkaroon din ako ng kaibigan na Kano. So, napag-adjust din ako. Eh, ikaw naman, ba't ang tahimik mo? Magkwento ka naman. Ako, eto. Sa wakas, teacher na ako. Nagituro ako sa elementary ng English at Science. At nag-master rin ako ng Administration and Supervision. Sabi na, be. Magiging teacher ka. Sinabi ko pa, noon pa yun. At sa wakas, naging totoo. I'm happy for you, Prima. Alam mo naman kung bakit ako bumalik. Bakit? Prima, gusto ko magpakasal. Pakasal? Kanino? Ikaw. Ikaw ang gusto kong pakasalan, Prima. Pagkasal na tayo, lipat tayo sa South Carolina. Maganda dun, tahimik. At saka mainit din. So, parehas lang ang climate dito. Daddy, seryoso ka ba? Oo naman. Niyaya mo ako magpakasal? Pagkatapos ng tatlong taon na hindi ka man lang nagparamdam? Ni isang sulat wala akong natanggap galing sa'yo. Tapos ngayon dadating ka dito, wala ka malang dalang bulaklak o ano, tapos maghihaya ka magpakasal? Daddy, hindi ka pa nga nanliligaw? Kailangan pa ba yun? Eh kung nagkakaintindihan naman tayo na mahal natin ang isa't isa? Daddy, may pamilya ako. May pangarap ako sa sarili ko. May pangarap ako sa pamilya ko. Gusto kong tapusin yung masters ko. Gusto kong tulungan yung pamilya ko bago ka isipin yung pag-aasawa na ganyan. Ito kung sumulat ko sa akin kahit isang beses man lang. Eh, sana nalaman mo. Gusto mong tapusin yung masters mo? Kailan pa? Gano'ng katagal pa akong mag-aantay? Baka naman mamatay na yung bukas ako. Hindi naman. Ilang taon din kitang hinintay. Hindi mo ba naiisip yun? Talaga, sarili mo lang yung iniisip mo, eh, no? Ano? Huwag mo akong sisihin pag nagpakasal ako sa iba sa Amerika. Magpakasal ka kung gusto mo! Ay, pa ako bumalik dito. Hindi mo naman kailangan sa buhay mo, eh.